Hi mga me! Welcome back sa ating mini vlog. For today's video ay magsisimba kami ng aking 3 months old na baby. Kasama ang aking mother dear and mother and sister-in-law. So yung simbahan na pupuntahan namin ay yung simbahan kung saan kami kinasal ng aking asawa. So madami schedule yung simbahan na to, pero mas pinili namin yung morning na schedule kasi para mas okay kay baby maarawan siya and para makauwi rin kami ng maaga. Ang name po ng church na ito is Our Lady of the Miraculous Medal National Shrine Parish. Siya po yung makikita nyong may mataas na cross kapag ka dito sa may Sukat Highway kayo dumaan. Malapit sa puso ko itong church na to kasi nag-high school po ako sa Miraculous Medal School. Since dun nga po ako nag-high school, so lahat po ng friends ko dito po talaga nagsisimba. So every time na mag-aaya ako magsimba or silang mag-aaya ng simba, dito po talaga kami pumupunta. Kaya malapit po sa puso ko itong church na ito. Kahit may malapit na church po dito sa amin and also may sarili po kami parokya dito sa South Daanghari, dito pa rin po talaga ako pumupunta sa church na to. Siguro mas nakakapag-concentrate ako and nakafocus talaga ako dun sa sinasabi ni Father. Hindi ko naman po inaano lahat ng simbahan or hindi ko inaano yung simbahan namin na hindi kami nakakapag-focus once na dun ako nagsimba. Hindi naman po. Iba kasi sa pakiramdam yung kapag nakasanayan mo na yung simbahan. Kasi pag may mga activity kami sa school before, dito po talaga kami dinadala. Dito po yung mga religious activity namin. Kaya nung high school ako hanggang sa nag-college ako, hanggang sa nagtrabaho ako, dito po talaga ako nagsisimba palagi. Pero nagsisimba din naman po ako dito sa chapel namin and also dun sa parokya namin. Pero hindi talaga ganun kadalas katulad sa pagsisimba ko dito. Nung natapos na nga yung homily, natapos na yung simba, nakita namin si Lola Teng niya. So ayan, tuwan-tuwa ang Lola kasi nakita niyang kanyang apo. So umakit po na kami sa altar para humawa kay Mama Mary and lumabas na kami after. Pero syempre may picture-picture taking pa muna sa loob. So yung pictures na yun, ilalagay ko na lang sa huli ng video na to. So inantay lang namin si Lola Teng niya kasi nag-CR po siya. Then after ng mass, sabi ko, uwi na tayo. Akala ko uwi na kami diretso pero nakapag-decide yung mother-in-law ko and sister-in-law ko na mag-breakfast muna sa all-day Jollibee. So nakapag-Jollibee na naman ang batang makulit. So paglabas namin, hindi namin in-expect na nandyan pala ang kanyang Tito Jasper na nag-aantay kay Lola Teng niya kasi susunduin pa uwi. So kasama na rin namin si Tito Jasper niya sa Jollibee. Alam naman, iwan namin si Tito Jasper niya, ba? Diba? Char. While waiting sa tricycle, wow, English talaga, while waiting. So habang nagantay kami ng tricycle na masasakyan namin, ayan, nakipagkulit-kulitan muna kami sa kanyang Tito and Lola Teng. Pero syempre, kasama namin si mother-in-law and si Lola Teng niya doon sa tricycle. So first tricycle ni baby to. So ayan, parang nawiwindang siya. Bakit maalog, ganyan-ganyan. Kasi si baby ay laging nakasasakyan kapag umaalis kami. Umaalis lang kami pag andyan ang kanyang lolo kasi may magdadadrive, nabubulol ako, may magdadrive ng sasakyan. So dito sa part na to, nag-usap kami ni mother dear kung ano yung lugar na to. Sabi niya dito daw sila nagsusumba, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay may kakilala ako dito kasi alam mo naman na dito ako sa Doña Rosario nag-aral. So magkakilala ako mga classmate ko dito. Dito yung bahay ni Ganto, dito yung bahay ni Ganto. So tinuro-turo ko and ayan, nasa tricycle pa din kami kasi medyo malayo to kasi ikot na siya. Hindi ka na pwede kasing dumaan dun sa Doña Rosario eh. So ayan. Pagka wala ka kasing sticker, hindi ka pwedeng dumaan dun sa mismong gate ng Doña Rosario patagos dun sa all day. So dito, kailangan naming umikot. So ikot kami. For the ikot ang mga person na kasama ang maliit na bata. Pero in fairness, itong lakad namin na to, hindi talaga siya umiyak. Mas nag-e-enjoy talaga siya sa gala. Gala ata itong batang to. Mukhang may pinagmanahan. Pero for sure, pag uwi namin ito sa bahay, bagsak tong batang to. Tulog to buong hapon. Baka nga abutin pa hanggang gabi yung tulog niya. Pagka talaga dumadaan ako sa parte na to, talaga naiisip ko na alala ko yung mga high school memories ko. Kasi dito yung mga bahay ng mga classmate ko nung high school ako eh. So shout out sa mga classmate ko nung high school, sa mga nakakilala sa akin. Hello, hello sa inyo. Kamusta na kayo?
Happy Sunday sa inyo. God bless. So, after 30 minutes siguro, nakarating na kami sa Jollibee. Actually, lagi kami nandito ng anak ko kasi every turok niya. Tapos nung nagbubuntis ako, dito kami sa Jollibee, lagi kumakain. So, ayan, taong Jollibee kami. Pagdating namin, close pa ang Jollibee. So, waiting kami sa labas. 8:30, nag-open sila. And, ayan. So, yun lang for today's video, mga mi. Bye!